Tayo po'y tumayo, mga minamahal, bilang pagbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay, dadalhin sa ating beloved preacher, Jerby Domingo. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, ating beloved brother, Pastor Nonog. Mga minamahal, itaas po natin ang ating muli ang ating mga kamay at tayo po ay dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Dakila, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mahal na Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga naunang yugto na po na iyong balalagawain. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong paglangis, mahal na Panginoon, hallelujah. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, sa iyong napakatamis at banal mong presensya, mahal na Panginoon, na patunay, dakilang Diyos, kasama ka namin sa aming pagsamba sa iyo, mahal na Panginoon. Narito po kami, dakilang Diyos, sa huling bahagi ng iyong balalagawain, ang pag-aaral po ng iyong mga banal salita, bago po lahat kami po humihingi ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Patawarin mo po ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon, pakalinisin po ang aming mga puso't isipan, lalo't mahal na Panginoon sa ibang lingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Dakilang Diyos, ikaw po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, pangunahan mo po ako, dakilang Diyos, at sa paunat panalangin po ng aming minamahal at kinagalang mahal Pastor Will Estrada Almeda, sama-sama naming sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang nagawa ng kaawas sa makapangirihan pangalan ng Jesus. Cast out in the might of the rich Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. At dito po tayo sa Matthew chapter 19 verse 16. Ang sabi po dito, mga minamahal, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Tagalog po. Dito po sa Mateo kapitulo 9 versikulo 16, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guru, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga banal na salita. Diyos po magpala sa ating lahat. Mga minamahal, bigyan po natin ng title yung ating pag-aaralan, How to Gain Eternal Life. Amen? Paano, mga minamahal, paano tayo magkakaroon o paano natin makakamit yung buhay na walang hanggan? Praise the Lord. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, lahat po ng tao ay naniniwala at umaasa na pagkamatay dito sa lupa, mga minamahal, sila po ay naniniwalang magkakaroon ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Na kung saan, mga minamahal, ang paniniwala ng iba, mga minamahal, na kahit walang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mabait naman ang mahal na Panginoon. Pagkamatay nila, mga minamahal, iniisip nila na magkakaroon sila, mga minamahal, ng buhay na walang hanggan. Which is, mga minamahal, ito po ay maling paniniwala. Amen? Bakit? Sapagkat, mga minamahal, tandaan po natin, mga minamahal, hindi po sapat ang pagiging mabait lang sa ating kapwa, mga minamahal, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Hindi po sapat, mga minamahal, na gumawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa at, mga minamahal, tayo po ay magkakaroon na po, mga minamahal, ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi po ganun kadali, mga minamahal, ang pumasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos. At hindi po ganun kadali, mga minamahal, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Mga minamahal, yung mga mabubuting bagay na kung saan, mga minamahal, dito sa lupa ay talagang kinakailangan po natin itong gawin, mga minamahal, sapagkat ito din po ay utos ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Pero mga minamahal, yung mabubuting gawa, yung mga mabubuting bagay na ating ginagawa dito sa lupa, mga minamahal, hindi po ito sapat para tayo po, mga minamahal, ay magkaroon na po ng langit at buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Bakit, mga minamahal? Pag-aralan po natin, mga minamahal, yung sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin yung Matthew chapter 19, verse 17 hanggang 22 sa Tagalog na po. Dito po sa Mateo, kapitulo 19, versikulo 17.
At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. 22. Sabi rito mga minamahal, datapwat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Mga minamahal, dito po natin makikita na kung saan hindi talaga sapat, mga minamahal, yung gumagawa lamang tayo ng mabuti dito sa lupa. Amen? Mga minamahal, maganda po talaga na alamin natin kung papaano tayo, mga minamahal, makakatiyak na magmamana ng buhay na walang hanggan habang tayo po ay nandito pa sa lupa. Amen? Mahirap po, mga minamahal, na hindi tayo sigurado. Praise the Lord. Mas maganda, mga minamahal, yung sigurado po tayo sa ating kaligtasan. Amen? Although, mga minamahal, yung binatang mayaman, bandang huli, mga minamahal, hindi niya man pinakinggan ang ating dakilang Diyos. Amen? Iniwan niya ang ating pinakamamahal na Pangesu Kristo. Pero, mga minamahal, ang napakagandang ginawa niya, yung nagtanong siya kung papaano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At ito po dapat, mga minamahal, ito po, mga minamahal, yung tanong ng binatang mayaman, ito po ay binigyan ng kasagutan ng ating pinakamamahal na Pangesu Kristo kung papaano siya magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Ang sinabi ng ating dakilang Diyos, lahat, mga minamahal, sinabi ng mahal na Panginoon, sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, igalang mo ang iyong mga magulang, ibigin mo ang iyong kapwa, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Mga minamahal, dun sa mga unang tanong ng ating dakilang Diyos, sumagot ang binata. Ang sabi po niya, mga minamahal, lahat po yan, mahal na Panginoon, nagawa ko na po. Amen? Ano pa ang kulang? Mga minamahal, lahat, mga minamahal, sinabi ng mahal na Panginoon. Pero yung binatang mayaman, dahil sa pagnanais niya na gusto niya talagang malaman kung ano ang kanyang dapat gawin para magkaroon siya, mga minamahal, ng langit at buhay na walang hanggan, ito po, mga minamahal, nagtanong pa rin siya, mahal na Panginoon, ano pa po ang kulang? Amen? Ano pa ang kulang, mahal na Panginoon? Ang sabi ng verse 21, ang sabi po ng ating dakilang Diyos, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Amen? Wala naman po sinabi ang ating dakilang Diyos na ipagbili mo lahat ng kayamanan mo. Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tumulong ka sa iyong kapwa. Amen? Tulungan mo yung mga nangangailangan. At pumunta ka sa akin at sumunod ka sa akin, maglingkod ka sa akin. Yun ang sinasabi ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Pero mga minamahal, ang ginawa, mga minamahal, nung binata, dahil yung kanyang pag-aari talagang marami at yung puso niya ay nandoon, hindi niya ina-expect na ganun, mga minamahal, yung sasabihin ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya yung binata, mga minamahal, umalis siya. Iniwan niyang mahal na Panginoon. Pero grabe, mga minamahal, doon natin makikita na mayroon palang tao, mga minamahal, na yung buhay na walang hanggan,
kaya niya palang ipagpalit sa kayamanan. Amen? Na kaya niya palang ipagpalit, mga minamahal, mga yung buhay na walang hanggan sa mga material na bagay dito sa lupa. Praise the Lord. Kaya totoo talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Yung mga material na bagay dito sa lupa, kapag ating ipinokus yung ating isip sa mga bagay na yan, mawawala tayo talaga tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya, mahalaga mga minamahal na tayo po, habang tayo'y naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, habang tayo'y pinagpapala ng mahal na Panginoon, mas lalo na tayong magpakainit sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Yun ang dapat gawin ng bawat isa po sa atin, sapagkat mga minamahal, sa panahon ngayon, panahon na po ng pagpapala para sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang kinakailangan natin gawin ngayon, mga minamahal, magpakainit ng magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Prinsipyo Kristo. Mga minamahal, ito na po ang pinaka sinabi ng ating dakilang Diyos, yung pinakasusi na para mga minamahal yung nagtanong sa Kanya, magkaroon po mga minamahal ng buhay na walang hanggan. Ang nakakalungkot lamang mga minamahal, nireject niya. Amen? Tinanggihan niya mga minamahal yung buhay na walang hanggan na Kanyang hinihingi sa mahal na Panginoon, na Kanyang gustong makamit mga minamahal. Ang aral po dito, mga minamahal, yung aral na ating makukuha dito, hindi po pala sapat mga minamahal na tayo po ay mabait lang. Amen? Hindi po pala sapat mga minamahal na tayo po mga minamahal ay matulungin lang. Hindi rin po sapat mga minamahal na tayo po ay walang bisyo. Hindi tayo pumapatay mga minamahal, hindi tayo nangangalunya mga minamahal. Gumagawa talaga tayo ng mabuti. Pero mga minamahal, ang pinakadapat natin palang gawin upang mga minamahal magmana tayo ng buhay na walang hanggan, yung sumunod tayo sa mga ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Marami nagsasabi mga minamahal na gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na. Hindi po pala totoo. Amen? Hindi rin po sapat pala mga minamahal yung ginagawa natin, yung kalooban ng mahal na Panginoon, yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Pero doon sa isa, natitisod po tayo. Amen? Kapag mga minamahal, ginagawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, kinakailangan lahat gawin po natin. Amen? Bakit? Ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Amen? Lahat, sabi ng Biblia, bagamat sinusunod natin mga minamahal yung mga utos ng ating dakilang Diyos, pero mga minamahal, dun sa isang utos talagang ayaw natin gawin, nagiging makasalanan tayo sa lahat. Praise the Lord. James chapter 2 verse 10. Sulat ni Santiago, Kapitulo 2, Versikulo 10. Sabi nito, mga minamahal, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayumay natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal, tayo po ng mga Kristiyano, dapat palagi nating nire-remind, mga minamahal, yung ating mga sarili. Amen? Na salvation is the greatest matter of importance. Amen? Lagi natin mga minamahal ipaalala sa ating mga sarili na ang kaligtasan mga minamahal ng bawat isa po sa atin, ito po ang pinakamahalaga. Praise the Lord. Dahil mga minamahal ang kaligtasan, tayo po mga minamahal ang magtatrabaho nito. Yung ating kaligtasan, tayo po ang magtatrabaho nito. Kinakailangan palagi nating nire-remind sa ating mga sarili mga minamahal na yung kaligtasan ang pinaka-importante, at ang sinasabi pa ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Amen? Mahalaga ang pagsunod para magkaroon tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo? Kapag hindi po tayo mga minamahal nagsumikap na gawin lahat ng mga ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos na buhay,
Kahit nasa katotohanan pa tayo, mga minamahal. At nasumpungan tayo, mga minamahal, na wala sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kapag nag-rapture, sigurado may iiwan tayo. Amen? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, kapag tayo po'y nasa pananambahan, kinakailangan kalimutan natin lahat ng problema. Amen? Praise the Lord. Manalangin po tayo ng husto. Focus po natin, mga minamahal, focus po tayo sa ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Focus tayo sa pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, dadaan tayo sa kamatayan. Kung idadaan tayo sa kamatayan at hindi tayo nakakagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, pwede pa tayong magsisi. Pero ang rapture, kapag hindi tayo nakakagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, kapag biglang nangyari, iwan tayo. Yan po ang katotohanan. Amen? Praise the Lord. Hindi tayo hihintayin ng rapture na magsisi. Kaya sabi nga, mga minamahal, lagi tayong maghanda. Palagi. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mahirap, mga minamahal, mahirap ang maiwan sa rapture. Bakit? Dahil, mga minamahal, sabi nga ng ating mahal na pastor, mga minamahal, 1% na lang. Amen? Yung pag-asa, pugot ulo, mga minamahal, yun po yung pag-asa para makapasok ng langit. Amen? Pero bago mangyari yun, hindi naman po, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan ng mga minamahal, kapag sinabi mong pugot ulo agad, biglaan, hindi po ganun. Pahirapan muna ang Kristiyanong naiwan. Hanggang sa, mga minamahal, kapag pinahirapan siya, papipiliin pa rin siya, mga minamahal. Unti-unti siyang pahihirapan. E kapag pinili niya, mga minamahal, yung talikuran ng mahal na Panginoon, tigil ang hirap sa kanya pansamantala. Amen? Pero, mga minamahal, sa Judgment Day, yun po, yung walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus Cristo. Kaya mga minamahal, anuman yung mga bagay na humahadlang sa ating puso at isipan, mga minamahal, i-cast out natin ito in the name of Jesus. Amen? Kasi kapag, mga minamahal, nasa pananambahan tayo ng ating dakilang Diyos at merong gumugulo sa ating isip, merong gumugulo sa ating puso, mga minamahal, hindi talaga natin mararamdaman yung presence ng mahal na Panginoon. Amen? Napakahalaga pa naman, mga minamahal, ng presensya ng ating dakilang Diyos. Nang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa huling araw, ibubuhos ng ating dakilang Diyos yung matamis at banal na presensya niya. At pagbalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung puspos ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, sila po, mga minamahal, yung talagang makakasama pagdating ng rapture. Amen? Yan, mga minamahal, tayo pong lahat, mga minamahal, kinakailangan work out yung ating mga sariling kaligtasan. May takot at panginginig. Amen? Ipanalangin natin, mga minamahal, yung hindi nagsusumikap. Ipanalangin natin, mga minamahal, yung mananlalamig. Ipanalangin natin, mga minamahal, yung mga tumatalikod na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ipanalangin natin yung ating mga kababayan, mga minamahal. Pero tayo, mga minamahal, na meron tayong kanya-kanyang sariling kaligtasan, ipagtrabaho natin ng gusto yung ating kaligtasan. Sapagkat hindi biro, mga minamahal, ang pumasok sa kaharian ng langit. May kahirapan. Amen? Kailangan magtiis. Praise the Lord. Hindi ganun kadali. Kaya nga, mga minamahal, how to gain eternal life. Hindi, mga minamahal, na gumawa ka ng mabuti, ligtas ka na. Amen? Ang kinakailangan natin gawin, 100% sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Nagsusumikap tayong lahat, mga minamahal. Totoo, mga minamahal, tayo'y nasa laman pa.
Mahina tayo bilang tao, pero meron tayong espiritu ng mahal na Panginoon. Ito po ang gumagabay sa atin, ito po ang tumutulong sa atin. Amen? Kaya natin nagagawa mga minamalang kalooban ng ating dakilang Diyos dahil pinanahanan tayo ng espiritu ng mahal na Panginoon. Pero kung wala ang espiritu ng ating dakilang Diyos, kahit anong gawin natin, hindi talaga natin magagawa yung kalooban ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Amen? Lahat mga minamahal nang umiistorbo sa ating pagsamba sa mahal na Panginoon para mawala yung ating focus sa ating dakilang Diyos. Lahat na mga umiistorbo ito, mga minamahal, meron tayong power to cast out evil. Amen? Binigyan tayo ng kapahamalaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, para mga minamahal, palayasin mga minamahal yung masamang gawa ng ating kaaway. Amen? At sa bagay na ito, mga minamahal, dito tayo ibibless ng ating dakilang Diyos. Amen? Dito mga minamahal, dito tayo binibless ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. God knows our heart. Amen? Alam ng ating dakilang Diyos ang laman ng ating mga puso. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, saan ka man nakapwesto sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kinakailangan mong malinis ang iyong puso. Amen? Kahit nandito ka pa sa crowd, mga minamahal, nandito ka sa riser, nandito ka sa pulpit, nandyan ka sa upuan, nandyan ka sa sulok, mga minamahal, pag nag-rapture, mga minamahal, pag madumi ang ating puso, kahit nandito pa tayo sa pulpit, kahit nandyan ka pa sa riser, pwede ka pa rin maiwan. Amen? Ganun, mga minamahal, kahirap para manahin yung langit at buhay na walang hanggan. Pero mga minamahal, nagsisikap tayong lahat. Amen? Nandyan, mga minamahal, talagang ginagawa natin lahat ng paraan para, mga minamahal, makatiyak lamang tayo sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. At mga minamahal, nandyan yung prayer ng ating mga pastor. Amen? Napanghawakan tayong matibay ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Huwag natin kalilimutan yung tanong ng binata. Sabi niya, Guro, ano ang gagawin ko upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Amen? Kapag palagi natin, mga minamahal, itong inaalala, yung sinabi ng binata, isang tiyak na bagay tayo po, mga minamahal, lalo nating pahalagan yung ating kaligtasan. Amen? Kasi mga minamahal, dun po sa ating nabasa, hindi lamang po mga minamahal yung mabuting gawa, yung magliligtas sa atin. Dahil sinabi ng ating dakilang Diyos, halika at sumunod ka sa akin. Yun ang sinabi ng mahal na Panginoon. Hindi sinabi ng ating dakilang Diyos, tama na yan. Nagawa mo na pala yung mabuti. Amen? Ang sinabi ng mahal na Panginoon, dahil nagtanong pa, ano pa ang kulang, mahal na Panginoon, sabi ng binata, ito ang kinakailangan mong gawin. Sumunod ka sa sinabi ko at maglingkod ka sa akin. Amen? Yun po pala yung requirements ng mahal na Panginoon para manahin natin yung langit at buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, malapit nang magbalik ang ating dakilang Diyos. Amen? Sa ating church, mga minamahal, walang pag-aalinlangan, nasa totoong gawain po tayo. Totoong gawain, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade. Sapagkat nakikita po natin dito, mga minamahal, yung makapangyarihang kamay ng ating dakilang Diyos sa buhay, kumikilos. Amen? At mga minamahal, totoo yung ibinigay sa atin na propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Yung mga pruweba, mga ebidensya, mga minamahal, na gustong makita ng tao, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade, dito nyo po makikita yung mga ebidensya, mga pruweba, mga himala, mga minamahal. Pero ang tanong, mga minamahal, sapat po ba ito para ikaw, ako, tayo, mga minamahal, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Amen? Sapat lamang ba, mga minamahal, na nakikita mo lang yung himala, mga minamahal,
nakikita mo mga minamahal na kumikilos ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Hindi po yun sapat kung walang pagsunod. Praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, palagi nating tatandaan, ikaw po ang magtatrabaho ng kaligtasan mo. Ako po ang magtatrabaho ng kaligtasan ko. Mahal kong asawa magtatrabaho ng kaligtasan niya. Amen? Praise the Lord. Kanya-kanya yung kaligtasan. Kanya-kanyang pagtatrabaho. Praise the Lord. At mga minamahal, ulitin ko po, pag nag-rapture, pag hindi tayo gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, imagine, ano kaya ang mangyayari? Amen? Praise the Lord. Sabi ng huling talata, Matthew chapter 5, verse 8, Revelation chapter 3, verse 11. Dito sa Mateo kapitulo 5, versikulo 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Dito po sa Apokalipsis kapitulo 3, versikulo 11, sabi rito mga minamahal, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Palakpakan po natin na malakas ating pinakamamahal na Hesukristo. Amen? Ang makakakita sa mahal na Panginoon, yung may malinis na puso. Amen? Wala tayong maitatago sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pero huwag kang mahiyang magsisi. Huwag tayong mahiyang magsisi sa mahal na Panginoon. Huwag tayong mahiyang magpakumbaba sa mahal na Panginoon. Siyang magbibigay ng ating kaligtasan. Amen? At ang sabi mga minamahal ng banal na kasulatan, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Amen? Praise the Lord. Huwag nating sabihin matibay na tayo sa paglilingkod. Sabi ng banal na kasulatan, even the very elect, kahit matagal na Kristiyano, kaya pa rin agawin mga minamahal ng ating kaaway. Amen? Magpahalaga mga minamahal. Be strong. Palakas tayo mga minamahal. Sama-sama mga minamahal. Panalangin ang bawat isa na tayong lahat mga minamahal. Praise the Lord. Panghawak ang matibay ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal, sa pagbalik ng mahal na Panginoon, nawa tayo karapat-dapat tawaging anak ng ating dakilang Diyos. Umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon.